Pagpapaliban ng cash payout tuwing may sama ng panahon, ikinokonsidera ng DSWD. Kasabay nito, nilinaw din ang kagawaran na mayroon silang mga mekanismo sakaling hindi makarating ang mga benepisyaryo sa schedule ng payout. Si Naomi Tiburcio sa Sentro ng Balita Live. Angelique, pinag-aaralan na nga ng DSWD na ipagpaliban niya yung pamamahagi ng mga payout tuwing may sama ng panahon. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DSWD spokesperson Asik Romel Lopez na ito ay kasunod ng pagpanaw ng 8 individual sa Tanay Rizal na bumiyahe ng 2 oras mula sa kanilang barangay papunta sa bayan para tumanggap ng financial assistance. Tinawid nila ang di bababa sa 7 ilog nitong Sabado sa kabila ng sama ng panahon. Tumaob ang kanilang sinasakyang jeep habang tumatawid sa 1 ilog dahil sa malakas na agos ng tubig dahil sa low pressure area. Ang DSWD po, dahil nga po sa nangyaring insidente na yon, ngayon po ay pinag-aaralan na po namin talaga na ipagpaliban po yung kahit ano pong payout, ano pong cash assistance, ano po kumibanta po ng anumang sama ng panahon. Dapat din po nating siguruduhin ang kaligtasan nila ng mga tatanggap po ng mga tulong na ito ng pamahalaan, and at the same time yung safety rin po ng atin pong mga social worker naman na tutulong po sa pamamahagi ng mga iyudang ito. Uli di ang mga benepisyaryo na huwag ipagsapalaran ang kanilang buhay para tumanggap ng cash out kung masama ang panahon dahil hindi nila matutumbasa ng anumang ayuda ang kanilang buhay. May mekanismo din ng DSWD sakaling hindi makarating ang mga benepisyaryo sa schedule ng payout. Nagpaabot naman ng tulong ang DSWD sa pamilya ng 8 nasawi. 10,000 pisong financial assistance ang ibinigay sa mga naulilang pamilya. 5,000 piso naman ang tulong na ipinaabot sa mga nasugatan. Hiwalay pa ito doon sa ibinigay na financial assistance na ipinaabot ng LGUs. Tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga pamilyang naulila at nasugatan. So bukod po dyan ay ongoing din po yung ginagawa natin na psychosocial counseling na binibigay naman po ng ating mga social worker, ano po, para po ma-ensure na matutulungan po natin yung mga kamag-anak o yung mga naiwang kaanak po ng mga sinawing palad. Samantala, Angelique, sinabi naman ng DSWD na sa kabuuan ay minimal yung pinsala at minimal yung bilang ng mga Pilipinong naapektuhan nitong namang nagdaang bagyong Rosal. Angelique. Naomi, ilang pamilya yung naapektuhan nga pala ng bagyong Rosal at ano yung ibinahaging tulong ng DSWD? DSWD is nasa 28 families or nasa 120 to 150 individuals yung naapektuhan itong bagyong Rosal, particularly dito sa Region 6 at sa Caraga Region. 14 families lang yung kinailangang ilikas sa mga evacuation center. Sila ibinigyan ng mga family food packs ng DSWD. May 14 families din na lumikas outside evacuation centers doon sa tahanan ng kanilang mga kaibigan, kaanak. Dalawa yung napinsalang bahay, isa dito is partially damaged, yung isa naman is totally damaged. Sa ngayon, nasa 73 million pesos pa yung quick response fund ng DSWD at 75 million pesos yung standby fund. Angelique. Okay, maraming salamat, Naomi Tiburcio.